Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, FLM Family, FFCI Worldwide. Saan man sulok ng mundo tayo naroon, ay pagpalain tayo ng Diyos bawat isa. Gayun din, pagkalooban tayo ng mahabang buhay bawat isa. Siyempre, Agbyag Francis Leo Antonio Marcos, pandemic hero ng sambayanan Pilipino. Nag-iisa ka, Apo Lakay, mga kaibigan. Ito na naman si ninyong bakla mga kaibigan, anak ng patuting na kay Obarak. Iipal na naman, anak ng patuting, oo. Naglabasa na naman sa lungga itong mga Judas Barabas Estas na to. Hindi nyo talaga matanggap na aspirant candidate si Francis Leo Antonio Marcos sa pagkasenador sa 2022. Anak ng mga patuting kayo, oo. Pakinggan natin mga kaibigan ang mga iniipal nito. May panawagan ako, Kuya David. Sige, manawagan ka. Oo. Sa lahat ng mga tanga at mga bobong supporter ni Francis Leo. Oh, eh mas tanga at mas bobo kayo, anak ng patuting naman, oo. Gagawin nyo na naman kami dito mga walang utak katulad ninyo eh. Pakinggan natin. Yung Marcos, magpadala na po kayo ng pan niya, ng pondo para sa kampeng niya. Habang hindi pa po siya na-disqualified, ipatala nyo na po, maawa kayo sa tanga. Anak ng patuting ka na naman, talagang bakla ka, oo. Ano na naman yung pumasok dyan sa kot-koti mo, anak ng patuting ka, oo. Yung magiging pondo ni Francis Leo Antonio Marcos, steady lang yan, nandyan lang yan. Ginawa mo naman walang pera yung tao, yung anak ng patuting ka, oo. Pero yung gagawin namin mga OFW, mga supporter ni Francis Leo Antonio Marcos, para sa kampanya 2022. Eh siyempre, aantayin muna namin yung ano, yung pag na-finalize na at nasa balota na ang pangalang Francis Leo Antonio Marcos. Baka magulat ka. Bakla. Hindi mo ba alam, napakaraming mga grupo, ha? Ang nais magpahayag ng ang nais sumuporta kay Francis Leo Antonio Marcos, o maraming grupo ang nagpapahayag ng suporta kay Francis Leo Antonio Marcos para sa 2022. Abang-abang ka lang, kalbo! Nag-aantay ko sila yaman, sila din patala sa inyong padala yun. Teka mo lang, may tanong ako sa iyo ninyo. Apa? Kasi, siyano nagpala si Ossie, si Johnny Bastido, pero lagi niya sinasabi na wala daw conviction, pero yung... Oh. Anak ng patuting ka, o Barak, oo, isa ka pa din eh. Hindi mo ka narinig, ang linaw-linaw sinabi ni Atty. Carochi Bistido, walang conviction. Ipipilit mo na naman na merong conviction, anak ng patuting ka, oo. Magka-aksaya ba ng oras yung mga abogado na mag-file ng COC kung halimbawa man merong conviction ng isang Francis Leo Antonio Marcos? Asan ba ang utak mo, o Barak? Anak ng patuting ka talaga, oo. Ewan ko ba? Kasi, depende yata yan sa conviction. Oh, depende yata. Anak ng patuting ka, Barak. Hindi mo alam kung ano yung mga sinasabi mo. Ang dami mo papagtanungan. Kay ninyo, bayot ka palang tanong, anak ng patuting. Ano lang naman ang alam niyan? Kategori eh. Kasi yung human trafficking, wala pa talaga. Hindi pa siya convicted doon. Pero sa istapa, meron na eh. Oh, meron na. Ah, meron ng conviction sa estapa. Haka-haka mo na naman yan, anak ng patuting ka, oo. Kung sino na naman ang nagbigay sa'yo ng impormasyon na yan, anak ng patuting, maglabas ka ng ebidensya. Ngak-ngak rin lang ang meron mo, o Barak, eh. Maglabas ka ng ebidensya, anak ng patuting ka, oo. Sinasabi ni ano, kaya... Sana... Oh. Sinasabi ni ano? Ni ano? Wala kang mabanggit. Kasi gumagawa-gawa ka na naman ng istorya. Di ba, this is out of the case? Ano bang meron? Bakit yung personal ano ni ano ginagalawan ni Don Vestino? Pero Kuya David, ito nakikita ko. Kahit naman nag-file na si Francis Leo Marcos yung true sa abogado niya, nakakatiyak ba na aprobahan sila ng comment? Ayun na nga, yun nga ang tanong doon eh. Oh. Di antayin ninyo, ha, yung pagpapasya ng Comelec, anak ng patuting, ngayon pa lang, yun ang gagala, iting-itik na kayo eh.
nag-file pa lang ng COC, hindi na maganda o gagaya mga pet ninyo eh. Relax lang kayo. Ano ito pala kayo? Yung pa eh, hindi ko maalam. Ito kuya, ang nakikita ko lang dyan kuya. Kuya David, ito na, isang sagot lang yun dyan. Ayan ang pan si Francis, true abogado niya, para lang makalikop ng pondo para sa kuno sa campaign niya. Yun lang. Eh, oh, gag ka pala, anak ng patuting ka. Kinakailangan na ba ng pondo ngayon, ha? Nang wala pang finalization galing sa COMELEC, anak ng patuting ka, o pinangungunahan mo na naman bayot ka eh. Anak ng patuting ka, oo. Ha? Kung maghanda man kami, eh, talagang hindi mo kami mapipigil dito sa FFCI, dito sa Francis Leo Antonio Marcos Community Bayot. Ingit na ingit ka na naman kasi worldwide ang supporter ni Apo Lakay. Ah, na malamang is manalo kami sa 2022 election for Senator kay Francis Leo Antonio Marcos. Kaya nang gagala iting-iti ka na naman. Yan ang totoo dyan. Ayun ang usap-usapan talaga. Napunto lang ang hapon nila. Oh, punto lang. Ayun ang totoo na. Anak, patutin. Usap-usapan nyo lang pala yan eh. Kayo lang ang nag-uusap-usap dyan eh. Pero dito sa amin, hindi namin na pag-uusapan yan. Anak ng patuti kayo, oo. Lahat kami dito volunteer na magiging campaign manager ni Francis Leo Antonio Marcos sa darating na 2022. Volunteer, naiintindihan nyo ba yun? At kung magbayanihan man kami para sa mga tarpaulin o sa mga ano, isang mga darating pa na panahon yan, hindi pa ngayon yan. Huwag kayong epal dyan. Ayan, kaya, oh. Kaya bilang ikaw, Ninyo Barsaga, you have more, ano eh, ano ka, widen spreading, ano ka eh. Kasi ang gagawin ko lang, kuya, Kuya David, pang sakali, inaprubahan niya ng COMELEC na tumakbo. Oh, ano? Anong magagawa mo? Anak ng patuting ka, puro daldal lang ang meron ka. Anak ng patuting, pakinggan natin mga kaibigan ng litanya na naman ito ni Calvo. Ang sabi ko nga kagagabi, kay Don Batalando sa GC, lahat dapat ng tarpaulin ni Francis, ipalagay nyo sa mga bahay. Oh, ay ipalalagay namin sa mga bahay ng mga supporter ni Francis Leo Antonio Marcos. Kung anong pakialam mo dyan, Kalbo? Ingit ka na naman. Na may permit kayo, na pumapalag yung may-ari ng bahay. Kasi pag wala, wawas atin ko lahat ng tarpaulin niya. Wow! Yung isang kaibigan ko na tiga Baguio, maglalagay ng tarpaulin ni Francis Leo Antonio Marcos sa kanyang property, ha? Subukan mong tanggalin, ha? Eh, ito kilalang pamilya rin ito sa Baguio. Subukan mong tanggalin. Para makita mo yung hinahanap mo. Anak ng patuti ka, oo. Pagdating ng mga panahon na yan, Kalbo, ha? I-review namin itong mga sinabi mo. Tingnan natin kung may magawa ka dyan. Tingnan natin, anak ng patuting ka. Oo, wala ka rin pinagkaiba kay Lawlaw eh. Ito sa Cordillera, anak ng patuting, akala mo kung sino sa Cordillera, mga kaibigan. Anak ng patuting ka, oo. Native ka ba ng Cordillera? Anak ng patuting ka naman, Kalbo ka. Eh. Kumaka-epal ka dyan. Eh, sa kapitbahay mo nga lang, hindi ka umubura dyan. Eh, may maidaldal ka lang talaga eh. Papakasin ko lahat yan. Susuportahan kita. Oh, totoo. Papaklasin mo lahat. Ito pa si Obarak, mga kaibigan. Susuportahan daw niya. Umuwi ka muna ng Pilipinas. Anak ng patuting ka, oo. Kasi kahapon nagkaroon ng kami ng meeting. Ito ko yung David, kahapon nagkaroon ng kami ng meeting kahapon. Lahat ng kandidato ng administrasyon. Oh, lahat daw ng kandidato ng administrasyon, mga kaibigan. Pakinggan natin. Kasama kay PBM, napag-usapan na namin ang Pinay ko. Yung Pinay ko, sila yung electric cooperativa ng kuryente sa buong Cordillera. Saka ng regional director ng DPWH. Nag-coordinate na kami kahapon, nag-meeting na. Okay. Ngayon, doon sa napag-meetingan, pag hindi ka kapartido ng administrasyon, lahat ng tarpaulin na hindi na nakalagay sa hindi dapat lagyan, papaklasin nila.
Anak ng patuting naman, oo. E bawal yung magsabit dyan sa mga ano eh, sa mga property ng gobyerno eh, anak ng patuting ka, oo. Tapos papayagan nyo yun sa inyo lang, oh, di ba? Anak ng patuting, pag ito narinig ng ibang mga ano, kalbo, yari ka na naman dyan. At pati rin kami magpapaklas din. O oh, talaga? Eh, teka mo lang. Another question na nandito ko na rin. Palagay ko si Sara Duterte tatakbo, di ba? Dahil pumasok si Senator Ronald De La Rosa bilang tatakbo presidente na nasurpresa siya. Natutuwa ako. Kuya David, ito masasabi ko, kuya. Tayo naman, magka-Facebook tayo. Oh, ang sabi ko nga nung Friday, ay Friday, meron pangyayari bukas, araw ng October 8 nung Friday yon. May mangyayari na hindi inaasahan. Sabi ko po yon. Tapos, umaga, nag-post ako ng litrato between ako, pati yung Russell Valenzuela. Sabi ko, ito po ang my husband. Yung may husband ang sinasabi ko. Yeah, yeah. Ano kaya yung nilalaman itong sinasabi ni Kalbo, mga kaibigan? Makikita pa natin. Baka epal lang talaga eh. Kaya nakita ko. Si Russell Pinilueva, saratong tao po yun ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Oo. Balik tayo ko sa sinasabi ko na meron mangyayari na hindi inaasahan ng mga tao na ikagugula. No, ano kaya yung ikagugulat ng mga tao na yan, anak ng patuting ka na namang kalbo? Oo, sige, tuloy. Okay. Yung ito sabihin yun, ay yun ang ikagugulat ng mga tao, bakit si Bato ang nag-file? Kaya nga ay nagtak. Bakit si Bato ang nag-file? Nag-file ng ano? Ano ba yung hindi ko maintindihan yung sinasabi mo eh? Diretsahin mo kasi. Yun ang ibig kong sabihin ko noon, na hindi inaasahan mga kababayan natin. That's very unexpected yun. Oh yes! At ngayon, hindi ko na pwedeng ano nga natin, ano ba pinali ni Bato de la Rosa, mga kaibigan? Pakitingnan nga natin dito sa ano? Bato de la Rosa. Nag-file ng for president. Si Bato de la Rosa. De La Rosa submitted to the Commission on Election History for support on Friday. Last of filing, he will be standard bearer for the ruling party of PDP Laban and will run alongside fellow Senator Bongo who filed COC for the vice presidency on Saturday. So, ayan, oh, di ba? So, nag-file nga pala ng, ano, ng presidency si, ano, si Ronald Bato de La Rosa, mga kaibigan, oh, di ba? Makakalaban nito, mga kaibigan, yung mga bigatin din yung mga kaibigan. So, presidensya mo yan, mga kaibigan eh. Wala pa tayong inihahayag ni Francis Leo Antonio Marcos na susuportahan natin sa presidensya mo, mga kaibigan. Siyempre, abang-abangan natin yun. Pakinggan natin pa ito. Ito nga, kung ano pa ang malalaman ko, kasi hindi po ako alaw doon. Oh, okay. Eh, kaya nga, anak ng patutan, daig ka pa ni Limor. Si Limor nakapasok doon sa loob ng ano eh, ng PICC sa filing ng COC. Ikaw doon ka lang sa labas. Ibig sabihin, wala kang kaasim-asim. Eh, doon ka lang sa labas. So, hindi ako allowed yung magsalita para doon. At maswerte ako, kung ano man ang talaman ko noon, at nakasama ako sa mga meeting ng mga PAS, masaya ako doon. At doon naman sa mga supporter para ni sinasabi ko, sa mga supporter ni BBM, huwag tayong mag-away-away. Ano? Yes. Kasi, meron pang nangyayari. Maano yung iba, inaasahan na ito. At meron naman dyan na hindi pa inaasahan. Basta't may aapagan pa. Meron talaga. According to the count of Bongbong Marcos, meron. Ako nananabik na ako, mga kaibigan eh, kung sino yung dadalahin natin presidentiable, mga kaibigan eh. Siyempre hindi natin pwede pangunahan, mga kaibigan, ang desisyon ni Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Abang-abang lang tayo, exciting tong mga susunod na linggo, mga buwan, mga kaibigan. Okay. Ang tanong po natin, Sir David, ito. Nasabi ni Sir Bongo, ito may resources lang na BPM would be into the PDP ticket.
that it is. I don't know how to... Pagpunta natin, ilang beses ang sinasabi ni PBM, hindi sila maglalaban, hindi sila magbabanggaan ni Sara Duterte. Sinabi niya, sinabi niya. Yes. Yes. At tandaan din ho natin, si BBM marunong tumalaw ng utang na loob. Yes. Kung sa sinong mga supporter ni BBM, hindi si Duterte ang nagpalibing kay dating Pangulong Marcos. Dahil meron court order daw. Kahit na may court order yan, kung ayaw din ng Pangulo, ayaw hindi din rin yung masamahin. Ano naman ang relevant sa mga question na yan? Sa mga ano mo na yan? Anak ng patuting ka naman talaga ninyo. Oo, maka-epal na lang na maka-epal eh. President to Vice, nangyayari lahat ng pagpapareho sa position. Anak ng patuting, buhay pa pala ito si Jenner Bin. Ano, Jenner Bin, lugi na ba negosyo? Wala na bang mga play-all, anak ng patuting ka, oo, bagsak ang negosyo. Ngayon, ticket nyo. Sige, sagutin mo ninyo. Kuya, pag sinagot kita, parang umami na rin ako sa nalalaman ko. Di ba? Okay. I love you. Anak ng patuting, yung nalalaman mo, kalbo, sa iyo na lang yan, di kami interesado dyan sa mga nalalaman mo. I love you. Kaya nasabi ko nga, abang tayo. Tapos na tayo sa plan B, plan A. Okay. Plan B naman ang abangan natin. Oh, very exciting, no? Very exciting. Coming election. At ang tanong natin, dalawa ang nag-fight sa pagkapangulo. Dalawa yan. Una, si Senator Bato. Oh. Sumunod, si dating spokesperson at presidential spokesperson, Abella. Si Abella nga, nagkaroon rin, nag-fight din. At kung hindi ako nagkakamali, i-correct nyo lang ako kung mali ako. Si Secretary Abella, nag-file siya under ng partido ni dating Senator Meriam Defensor. Yeah, yun na, tama ka. Out of this world na yung mga tao na yan, anak ng patuting ka, oo, kalbo. Alam natin kung sino yung mga namamayagpag na mga kandidato, anak ng patuting talaga, oo. Yeah, likutan na lang ang ruta. Si Secretary Abella talaga is no longer interested to run as a mayor. My question was, is this? Is it possible? At ang mga susuportahan niya ngayon? Kung ano ang kulay ng suot mo at ang kulay ng suot ko, yun ang sinusuportahan niya ngayon. Sa lokal, ang Muntinlupa. Okay. Ang talino nito si Ninyo Marsaga talino. Ang patuting. Eh, numero uno kismoso yan, mga kaibigan. Lahat ng maaamoy niyan, inaamoy niyan, anak ng patuting ka talaga, kalbo. Oo. Masyado kayong bilib na bilib dito kay kalbo eh. Wala namang wenta yan, anak ng patuting talaga, oo. Nakita niya yan, no? Nasa apat na sulok lang palagi ng lungga niya. Matindi ang network po. Nagkaroon ng computing sa Quezon City ang grupo ng tinutubay ko na. Anak ng patuting na itsura yan, no? Isarado mo nga yung camera mo, Jesus. Nung Friday, magkasama kami ni Manong Jan. Kasama mo si Jan? Oh my God. Nung Friday! Anak ng patuting ko, sino na naman ang kasama ni Kalbo. Anak ng patuting. Baka mamaya, andudun ka lang sa lugar kung nasan yung mga tao na sinasabi na yan. Makinga pa natin. Kaya nang ginago ko, pinopromote namin at ng... Kasi nga, ang mangyari dito, ang maganda ito... Alam mo si Kuya Chan, si Sir Jan, si Secretary, si Ako, si Atty. Pero mabait yan, mabait. Ang mahalaga, mabait. Yes.
sa PDP laban sila na mga ano, mga senator, si Mark. Salamat. Si Jan. Mabait si Jan. Jan. Pinopromote nila Jan. Naging undersecretary ng DIF pa. Kuya David, mawalang galang na. Karang yung partido niya na partido federal, putakin na nung namumuno ngayon dyan. Gago yun. Okay. Alam mo ba? Ayoko na yung mason. Yung putakin ang supot na general na nakitag general, alam mo ba kung anong ginagawa niya ngayon? Ang nagbuo ng partido federal, sina Secretary Jan Castañones. Ngayon, kinamkam nila. Inaakaw nila yan. Nakuwawala ka na naman, kalboy. Anak na patuti ka, oo. Pag nakarating na naman yan sa mga tao na ano at pinadampot ka na naman eh, magtuturo ka na naman yung panigurado. Ang laki talaga ng inggit mo, kalbo, kay Francis Leo Antonio Marcos, o, diba? Reactivate kayo lahat ng mga hudas. Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo, hindi nyo kaya si Francis Leo Antonio Marcos. Hindi nyo kaya ang FFCI Worldwide. Hindi nyo kaya. Ang sambayan ng Pilipino na nagmamahal kay Francis Leo Antonio Marcos. So yun lang yung reaction video natin ngayon, mga kaibigan, kasi medyo napadikit tayo sa kama. Kailangan medyo pahinga-pahinga muna ng konti. Pero mamaya, alam nyo na, singak-ngak mga kaibigan, epal na naman to, sigurado yan. So ang biyag, Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Ang biyag ka, Apulakay.